Israeli airstrikes continued into the early hours of this morning. 130 targets across the Palestinian Gaza Strip. Gaza burned and billowed as Israeli airstrikes hit cars, factories, and homes in the Palestinian territory. Dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Palestine at Israel na nauwi sa palitan ng pagpapakawala ng humigit kumulang sa 1,000 mga artillery rockets mula sa Gaza Strip patungong Israel nitong Miyerkules. Sinabi ni Captain Ben Rosner, ang tagapagsalita ng Israel Defense Forces na mahigit sa 1,050 mga rocket ang pinaputok patungo sa Israel ngunit 85% hanggang 70% ng mga ito ay na-intercept ng Iron Dome ng Israel sa kabila ng pagtatangka ng mga terorista ng Hamas na ma-overwhelmed ang sistemang militar ng Israel. Ngunit ano nga ba ang Iron Dome? At paanong naging alas ito ng Israel upang protektahan ang kanilang bansa sa posibleng malaking pinsala mula sa mga pag-atake ng mga rocket missiles ng Palestine? Yan ang ating aalamin. Ang Iron Dome ang ipinagmamalaking air defense system ng bansang Israel at isa sa mga pinakamakabagong armas na pandigma ng ating kasalukuyang panahon. Ito ay dinisenyo at inimbento ng Rafael Advanced Defense System at Israel Aerospace Industries at katuwang ang US sa pagpopondo nito. Tinatayang umaabot sa $7 billion ang budget ng programa na ito at nagkakahalaga ng $250 million ang bawat isang system ng Iron Dome. Ang Iron Dome ay dinisenyo upang ma-intercept ang mga short-range rockets at maging ang mga medium-range rockets na may layong 4 kilometers hanggang 70 kilometers at inaasahang tatama sa mga populated area sa bansang Israel. Ang rocket missile nito ay kayang mag-operate ng 100% full capacity ng kahit anong kondisyon ng panahon upang masigurado ang pagprotekta sa mga mamamayan ng Israel. Ibig sabihin kahit gaano pa kalakas ang hangin o bagyo, at kahit ano pa ay hindi nito kayang pigilan ang lakas ng Iron Dome. Unang naging operational ang Iron Dome noong March 27, 2011 nang ito ay ma-deploy sa southern region ng Israel sa syudad ng Beersheba na 40 kilometers ang layo mula sa Gaza Strip. Sa paglipas ng panahon ay nadagdagan na ito at ipinakalat sa buong Israel. Ayon sa mga expert, tinatayang 13 Iron Dome system ang kinakailangan lamang ng bansang Israel upang maprotektahan nito ang buong bansa sa pag-atake ng rocket missiles ng mga kalaban. Ganoon kalupit ang air defense system na ito. Sinasabing ang US ay bumili ng 2 battery system ng Iron Dome upang mas mapalakas rin nila ang kanilang air defense system. Paano nga ba gumagana ang Iron Dome? Kapag ang mga terorista o kalabang bansa ng Israel ay nagpaputok ng mga rockets papunta sa Israel, ang radar system ng Iron Dome ay otomatikong nadidetect kaagad ito at nalalaman ang eksaktong posisyon at kung saan ito patungo kung ito ba ay tatama sa mataong syudad sa Israel, mga strategic location ng mga base militar o sa disyerto lamang. Ang impormasyon na ito ay kaagad na ipu-forward sa isang grupo ng mga mahuhusay na sundalo na nag-o-operate sa command system nito. Kaagad silang magpapalipad ng sarili nilang mga missiles upang ma-intercept at pasabugan ang mga rockets ng kalaban sa himpapawid bago pa lamang ito tumama sa lupa at makapaminsala ng husto. Ang mga sundalo na nag-o-operate nito ay mga pili lamang at highly trained na 100% full capacity na nakabantay sa himpapawid ng Israel. Bawat isang Iron Dome ay nag-o-operate 24/7 umaga at gabi. Ang Iron Dome ay mobile na ibig sabihin ay hindi ito napipirmi sa iisang lokasyon lamang at maari itong ilipat sa kahit anong lugar na naisin ng Israel kung saan man may banta ng panganib.
gumawa na rin ng iba't ibang testing para sa Iron Dome na kung saan idedeploy ito sa dagat lula ng mga malalaking aircraft carrier upang mas lalo pa nitong mababantayan ang air defense ng Israel. Ayon pa sa kinauukulan, mahigit 2,500 na mga missiles ang na-intercept nito simula ng unang ideploy ang Iron Dome noong 2011. Ito ay may accuracy rate na 90%, kaya naman masasabing napakamapanganib nito at talagang efficient pagdating sa pakikipaglaban sa giyera. Balak ng bansang Israel na amodify at lalo pang palakasin ang Iron Dome mula sa kakayanan nitong i-intercept na distansya ng mga rocket na 4 km to 70 km hanggang sa 70 km to 250 km at sabay-sabay na makapagpaputok nito upang mas lumakas pa at tumaas ang accuracy level nito. Sa ngayon, nasusubukan ang kakayahan nito sa nagaganap na hidwaan ngayon sa Israel at Palestine. Kailan kaya matatapos ito, at sana'y huwag na lumala? Yan ang ating aabangan. Comment muna sa ibaba kung anong masasabi mo sa Iron Dome ng Israel at sa nagaganap na hidwaan sa pagitan nila at ng Palestine. Maraming salamat sa iyong panunood ka knowledge. Kung nagustuhan mo ang ating video ngayon, baka pwede pakiclick ang like button at mag-subscribe ka na rin upang makapanood ka pa ng mga makabuluhang video, kagaya nito. Dahil dito sa Knowledge Talk PH. Ang karunungan dapat pinag-uusapan yan. See you on our next video ka knowledge. Thank you, and peace out.